Magandang hapon Pilipinas. Nandito naman tayo sa Church Sir Vlogs. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol po sa balita sa Maharlika TV, April 1, 2022. Ang sabi po dito, BBM mahirap ng talunin sa May 9, 2022, nangunguna sa 60 out of 67 provinces, mga kababayan. Napakagandang balita to. Magtatala, makasaysayan, malawakan, malakihan at hindi na maaawat na tagumpay sa darating na Mayo elections ang nangungunang standard bearer ng Federal Partido Federal ng Pilipinas na si BBM Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kabayan. Base dito sa mismo sa pinakabagong resulta ng Kanila survey, kung saan ay lalo pang umangat, mga kabayan, ang numero ni Marcos, dahil mula sa 67 provinces ay malayo ang kalamangan nito sa 60 lalawigan kumpara sa mga kalaban niya sa pagkapangulo, mga kabayan. Ibinasi ang numero mula sa mga tabulation sa lahat ng Kalye survey na isinagawa sa iba't ibang panig ng bansa hanggang nitong makalipas na March 24, kung saan po ay nakakuha ng boto si Marcos na 83,168 votes o 61.1% preference vote, mga kababayan. So napakataas po. So ang kalaban niya ay 48.9% na lamang po. Kahit magsama-sama yung ilang kalaban niya sa pagkapangulo, 48.9% na lang po ang paglalaban nila. Malayong nakasunod po sa kanya si Pinklawan Lady Robredo na nakakuha po ng 13,776 o 10.1%, na sinundan ni Isko Moreno Dumaguso na may 10,232 votes o 7.5%, mga kababayan. Pang-apat naman po si Manny Pacquiao na pagtala ng boto na 8,764 o 6.4%. Panglima po si Ping Lacson na may 3,350 or 2.5%, mga kabayan. Ang kabuuan po ng respondents ay 135,406 ng isagawang organic Kanye surveys na inumpisahan noong Oktubre ng makalipas na taon at natapos noong March 24. Ang po ang mga undecided ay 12.4% po lamang. At ang tabulation sa Kalye survey ay pinangunahan ng Splat Communications, isang credible information and statistical data provider, katuwang ang SSS or Simplified Strategic Solutions, mga kababayan. Naitala nila na 60 mula sa 67 provinces ay nangunguna si BBM. Ang pinakambabang ranggo na nakuha ni BBM ay pangatlong pisto po lamang, mga kababayan, sa isang probinsya, at top 2 naman ito sa 6 na probinsya. So ibig sabihin, 7 sa mga probinsya na nagkaroon ng Kalye survey ay hindi nanguna si BBM, pero isa lang po ang pangatlo siya, 6 ang pangalawa. So napakalaking bagay pa rin po yon. Si Robredo ay nanguna sa 5 probinsya mula sa Bicol. Pagbigyan natin niya, mga kababayan, na manguna si Madam Lene sa Bicol region, tulad ng Albay, Antique, Camarines Sur, Camarines Norte at Sorsogon. Pangalawa naman siya sa 23 provinces, pangatlo sa 19 na probinsya, pang-apat sa 16 other provinces, at pang-lima po sa 5 provinces. So pang-5, medyo hindi magandang record dyan. Si BBM ay pangalawa ay 6. Ang
pangatlo siya, isang probinsya lang. So napakagandang record yun kay BBM. Samantala, mga kabayan, si Pacquiao ay nanguna naman sa dalawang probinsya, particular sa Davao Occidental at Sarangani. Okay lang kasi taga doon naman si Manny sa Mindanao. So ibigay natin sa kanya yung Davao Occidental at saka Sarangani province, mga kabayan. Rank number 2 siya sa 26 provinces. Tignan mo, pinalo pa niya si Lenny sa mga sa 26 provinces. Nag number 2 si Pacquiao. Pangatlo sa 17 provinces, pang-apat sa 17 provinces at pang-lima sa 6 na iba pang probinsya, mga kabayan. Wala po kahit isang probinsya naman na nanguna sa survey, sina Isko at Pinglacson. Dapat mag-upon na sila, mag-give up na sila, mga kabayan. At magsama-sama lang yung mga opposition para at least may laban sila. Paglalaban nila yung 48.9%. Kasi 61.1% si BBM. O di paglalaban nila is 48.8% na lamang po. Biniltahan ng naturang data provider ang ilang kumikwestiyon na integridad ng Kali Survey dahil walaan niya silang karapatan na maging bastos, bully at walang mudo kahit magkakaiba ang kanilang paniniwala at pananaw. So, wala lang tayong ano, magiging majority president na talaga si BBM, mga kabayan. Sabi mo dito, we would like to reiterate that we are not forcing anyone to believe the results that we present as well as our analysis. Being disagreeable does not give anyone the authority to disrespect or even bully anyone. Everyone is free to agree or disagree, but being in a disagreement does not grant anyone the right to be rude to anyone. It just goes to show the kind of person that you are and the kind of candidate you support. Sabi po ni Splat Communication. We reiterate that the results we present are based on the cumulative Kali Survey results nationwide. Tama po, bakit po kukwestiyonin yung Kali Survey? Samantalang, mas reliable pa po ang Kali Survey kaysa yung mga scientific surveys na ginagawa ng SWS at saka Pulse Asia Survey. Kasi nakikita mismo, nasasabi mismo yung tao na tinatanong ng mga vlogger kung sino po ang napupusuhan nilang pag magiging presidente sa bansang Pilipinas. Those who say that the results are fake, yan, so we challenge you to undertake the tabulation yourself to find out if we are releasing the correct data. The data we present are available anytime from the videos from all the channels and blogs who have conducted surveys face-to-face with full video documentation and cut from end-to-end. Dagdag pa ng Splat Communication. So hanggang dyan lang po lamang, mga kapatid. Again, George Zar Vlogs. Huwag kalimutan mag-subscribe, i-share, i-like, at mag-comment sa video nito. Salamat po. God bless. Stay safe and healthy always. Thank you.